Hello guys, nandito naman po tayo sa isang edisyon ng Leon Main Pet Channel. Pagkakwentuhan natin yung tungkol sa pagbubuntis ng mga pusa o yung tinatawag na cat pregnancy. Tatalakayin natin yung stages, kung paano malalaman kung ano nga ba yung mga signs kung buntis na yung mga pusa natin. At kung paano yung tamang pag-aalaga sa mga cats kung tayo ay nasa bahay lamang o yung hindi kasama yung mga trusted vets natin. Lagi natin tatandaan na kung kulang tayo sa pag-aalaga o sa karanasan sa pag-aalaga ng mga buntis na pets, magandang ugaliin yung kumonsulta tayo sa mga trusted veterinarian natin. Bago tayo magkuntuhan, pakisubscribe muna tong channel ko. Pakilike din yung video na to. Pakihit na rin yung notification bell para makita nyo yung mga future uploads ko ng mga video ko. Kaya simulan natin. Unahin natin sa heat cycle. Sa heat cycle, alam nyo ba na ang pusa ay pwedeng makapag-breed ng halos buong taon? Pwedeng magsimula ang heat cycle ng mga female cat as early as 5 months. Yan, nag-heat na sila noon, nagsisimula na sila yung first heat nila 5 months. Pwedeng umulit-ulit yung heat cycle na yon ng isang pusa sa loob lamang ng 2 hanggang 3 weeks. Pangalawa, yung stadization. Sa pagpili ng stud, maganda yung pipiliin nating stud yung malaki, sexually aggressive, proven, tsaka hindi takot lumapit sa female cat. Siyempre, mas maganda kung pareho silang kompleto sa bakuna, tsaka kompleto sa deworming para ma-sure natin na walang sakit yung mga alaga natin. Tsaka healthy sila. Lalo na dun sa female cat, bago siya mabuntis, maganda yung healthy siya. Hindi natin pwede ipabakuna kasi yung female cat o ipa-deworm kapag may nabuo ng fetus sa tiyan niya. So, mas maganda yung kung bago yun, mapa-deworm na o mapabakuna natin sila. Normal din sa mga female cats yung kahit na nag-heat, masungit pa rin sila. Lalo na kapag first-timer lang niya o first time niyang pumunta dun sa territory nung stud. Tsaka pag virgin pa. Naninibago rin kasi sila kapag bago yung environment nila eh. So, usually, yung mga female cats, dinadala sa territory ng male cats kapag stud session. Kapag first time ng female cat sa stud session, tumatagal yan ng mga 2 to 3 days bago sila magkasundo nung stud. Tsaka bago magkaroon ng penetration. Pero minsan, meron ding first day pa lang bumibigay na yung female cat. May penetration na nangyayari. Depende kung talagang nasa peak talaga yung female at talagang sexually aggressive yung stud. Kapag successful yung session, mapapansin natin na nagpapagulong-gulong yung female cat tsaka maingay yung female cat. Ibig sabihin, sign na yun na nag-orgasm siya o nasatisfy na. Maghihintay na lang tayong mabuo yung fetus kahit sa unang penetration pa lang, pwede nang may mabuo doon. Yung penetration nila, pwedeng maulit yan ng 2 to 4 rounds sa loob lamang ng 5 to 7 days. Depende kung gano'ng katagal magsistay yung female cat dun sa teritory ng stud. Ngayon, paano natin malalaman yung signs kung talagang buntis yung female cat natin? Tandaan natin na ang pagbubuntis ng pusa ay tumatagal ng 9 weeks or around 63 days. First to second week kasi, hindi pa natin masyadong mapapansin yung pagbabago niyan. May mga mapapansin lang tayo tulad ng madalas na pag-inom nila ng tubig, change ng appetite. Sa change ng appetite, pwedeng mawalan sila ng gana o tumakaw sila. Minsan medyo napapadalas din yung pagtulog nila. Ngayon, pagtungtong ng third week na pagbubuntis, mapapansin natin na nagiging pinkish o mamula-mula yung nipples nila. Kumpara dun sa dati, tsaka medyo lumalaki. Sa ganitong stage, pwede nyo nang simulan yung i-monitor yung weight nila. Mas maganda, i-record nyo yung unang weigh-in nila para makita nyo kung bumibigat siya ng week by week. Tulad nating mga tao, yung mga pusa, nagiging matamlay or unwell din yan kapag nagbubuntis. Morning sickness, kumbaga. Minsan, may pagsusuka,
may pananamlay. Kaya pag umabot dito sa ganitong sitwasyon, mas maganda kontakin niyo yung trusted veterinarian niyo para makakuha kayo ng magandang payo at kung anong gagawin. Pagtungtong natin ang fourth week, dito sa stage na to, mapapansin natin na bumibigat tsaka bumibilog na yung tiyan ng female cat natin. Mas mapapansin natin yung tiyan nila kapag hindi tabahin yung pusa. Pwedeng dumagdag yung weight nila ng 2 hanggang 4 pounds sa timbang. Depende kung gano'ng karaming vitus yung nasa loob ng tiyan nila. Kaya mas maganda yung regular yung weigh-in. Siguro week by week pwede na yun. Pagtungtong naman ng 6th to 7th week, makikita naman natin dito yung pusa natin naghahanap na ng pwesto or yung nesting na tinatawag. Sila yung pumipili kasi ng lugar kung saan sila komportabling manganap. Madalas yung mga pinipili nilang lugar, yun yung cool o yung maganda yung ventilation, tahimik, yung tipong hindi sila may istorbo ng mga ibang hayop or yung ibang mga tao. Nagiging malambing na rin sila dun sa mga amo nila. Mas trip kasi nila yung hinihimas-hima sila. Tsaka nilalambing natin sila kapag yung ganitong period na ng pregnancy. Minsan, nagiging masungit din kasi sila, lalo na dun sa mga ibang pets. Kunyari, may iba silang kasama. May aso or ibang pusa. Ayun, nagiging masungit sila sa ganon. Kumbaga, parang naglilhi. Mas maganda na ihanda na rin natin yung whelping box nila. Tsaka ipwesto natin yung whelping box dun sa pwesto na napili nila. Kapag 40 to 45 days na yung pagbubuntis ng pusa, magandang kumonsulta na tayo dun sa trusted veterinarian natin para sa mga ultrasound, check-up, tsaka para malaman na rin natin yung health ng pusa natin, kung okay ba, kung okay rin ba yung pagbubuntis nila, tsaka kung ilan na rin yung fetus na nabuo dun sa tiyan nila. May mga nire-recommend din kasi yung mga veterinarian natin na vitamins, tsaka mga pagkain na pwede, tsaka mga dapat ibigay, kung paano rin sila alagaan. Pagdating sa setup ng whelping box, yung mga cats ko, ginagamit kong whelping box is yung corrugated box. Ayan, improvise. Tsaka nilalagyan ko ng malinis na mat para maging kutsyon nila. Kung lalabas na yung mga kuting, at least may malambot silang mahihigaan dun sa oras ng delivery ng mother cat nila. Nilalagyan ko rin ng ilaw, dagdag warm. Mas maganda yung medyo hindi malamig o yung tama lang yung temperatura ng paligid. Ang ginagamit kong ilaw, yung incandescent bulb. Sineset-up ko yun ng 1.5 feet yung taas mula dun sa whelping box. Tsaka maganda yung hindi rin kasi masyadong malapit. Kasi baka masyado nang mainit para sa mga kuti. Yung incandescent bulb, yun yung ginagamit sa mga sisiw kapag pinapainitan sila. Need nila yung warp para mabilis sila lumaki tsaka magsilbing init na rin pag umaalis yung nanay nila sa tuwing kakain, iinom, dudume or iihi. Personally, yung ginagamit kong vitamins, yun din yung nire-recommend ng vet ko. Kahit sa mga ibang alaga ko, kahit sa mga aso ko. Yun yung ginagamit ko pag nagbubuntis o nanganganak sila. Sire, sumulan natin sa Enmalac. Yun yung vitamins na may moringa sa ingredients niya. So alam naman natin na ang moringa pampagatas yan. Kaya mas maganda yung Enmalac para sa mga nagpapagatas na pets. Sa mga first time mga anak na mother cats, madalas din kasi yung mga first time na mother cats, yun yung mahina mag-produce ng gatas. Minsan nagpo-produce din sila ng sour milk na tinatawag. Yun yung tipong yung gatas nila is kulang na sa enzyme na nagko-cause ng lactose intolerance sa mga kitten. Maaring maging saninang sintomas yun ng diarrhea,
pag susuka, pwede rin ikamatay talaga ng kitten pag ganun. Pag sour milk yung natatanggap nila dun sa nanay nila. Kaya okay tong Enmalac para sa akin. Pangalawa, yung Nutri Plus Gel o yung Puppy OB. Yung mga vitamins kasi na to, importante to kasi meron silang content na folic acid tsaka calcium. Yung mga ganitong content, ito yung nagpapabilis para mapadevelop kagad yung vital organs ng fetus. Tsaka para tumibay din yung buto nila. Pati rin doon sa nanay, mas maganda yung may calcium talaga tsaka folic acid para hindi bumigay yung katawan nila. Magiging malusog yung katawan ng mother cat sa pag-aalaga ng mga kittens niya pag ito yung mga ginagamit nating vitamins. Kumbaga, pag napapansin nyo, hindi bagsak yung katawan nila tsaka hindi sila stress. Ito talaga yung mga ginagamit kong vitamins pag nagbubuntis yung mga alaga ko. Aso man o pusa, tsaka sa mga pet lover or breeder, sure ako na karamihan sa kanila, ito rin yung common na ginagamit tsaka ito rin yung nire-recommend ng mga veterinarian nila. Sa food tsaka milk naman, ang pinapainom kong milk sa mga pets ko yung KMR, particularly sa mga cats tsaka kittens. Meron tong counterpart sa dog, yung S-Bilac naman. Ayun. Ito yung mga recommended kong brand ng mga gatas. Minsan pinapairam ko rin sila ng Royal Canin Baby Cat or yung Royal Canin na Baby Dog. Pag hindi available yung AMR tsaka yung S-Bilac. May iba rin namang mga brand ng gatas na magaganda. May mga lactose free yan. Yung mga goat's milk, mga ganun. Pero yung mga nabanggit ko, yun talaga yung recommended kong milk para sa mga cats tsaka sa dogs. Sa pagkain, lalo na sa mga nagla-lactate na cats, number one is itong Royal Canin Mother and Kittens. Pwedeng ito na rin yung first dry food ng mga kittens kapag kumakain na sila. Usually, pag tumungtong ng 1 month yung mga kitten, yun yung pinapakain ko. Minsan, nagbibigay din ako ng fish tsaka ng wet food tapos sinahalo ako ng pinakuluang malunggay para dagdag sa pag-produce nila ng milk sa pagpapadede nila. Siyempre, dapat laging may available na malinis na water. Importante itong mga to para sa mga nagpapadeding nanay tulad ng mother cat tsaka mother dog. Lastly, importante, laging malinis yung whelping box dapat. Kung hindi sa vet clinic ng anak, kung sa bahay nyo lang ng anak yung mga alaga nyo, mas maganda yung palitan agad yung mat pagkatapos na manganak. Pagkatapos na manganak, papalitan nyo yun ng malinis. Dapat walang dugo galing doon sa panganganak para iwas din sa mga insects at bakterya. Gumamit din kayo ng cotton tsaka ng cloth para tulungan ding linisin yung mga kitten. Pag-alis ng dugo, ayan, para hindi sipunin yung mga kitten. Yung puso, usually sa mother cats, sila na yung nag-aalis ng puso. Sila na rin yung naglilinis ng mga anak nila pagkatapos nilang manganak. Paalala ko rin, kung kulang ka sa experience, kung kulang ka sa kaalaman sa pagpapaanak ng cats or ng ibang pets, mas okay kung ipaboard mo na lang sa veterinary clinic, pa-stay mo na lang sila doon, lalo na kung mga trusted vets mo naman sila. Sila na yung magde-decide kung ano yung mga tama tsaka dapat gawin doon sa mga alaga. So, ayun guys. Salamat sa panonood tungkol sa basic knowledge ng pregnancy ng cats natin. Tanda natin na may buhay ang ating mga alaga. Kaya don't take chances. Lalo na kapag kulang sa karanasan. Consult your trusted veterinarian. Don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell para sa mga next video ko. Bye!